Public worship. Napakabuti na tayo nakaaawit, nakasasayaw, nakapagpapahayag. Subalit isa rin pong paraan ng pag-worship ay katahimikan at yung mga sikreto nating mga ginagawa. One of the priorities of Christ was His private spirituality. So Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Nakikita po natin ang pagpapahalaga ng Panginoon sa tahimik na pagsamba, sa private worship. Christianity and Christians also find a lot of strength and power in private spirituality, in secret worship. Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating secrets that Jesus loves. Heavenly Father, we pray that You may be our speaker today. Lord, ano man po ang maaring hadlang na inilagay ng kaaway upang kami mapagpala Niyo sa pangalan ng Panginoong Jesus ay aming ibinubuwag, aming nilalampasan through our faith in Your Son, Jesus. Whatever malicious plans the evil one had made against His assembly, we destroy and frustrate by the power of the Lord Jesus. And we put ourselves under Your protection, O Heavenly Father. Your name is the banner that rings, that is in our heart, O Lord. It is the banner that flies from our hearts. Your name, no other name, but the name of Jesus, O Lord. At ang aming kahilingan, Panginoon, Kayo po maghari sa dakong ito. Maghari Kayo sa aming kalagitnaan at higit sa lahat, maghari Kayo sa aming puso. Kung meron mang mga kapaitan, mga takot, mga karamdaman, kasalanan, anumang maaaring maging hadlang para Kayo tuloy-tuloy ang makapagpala sa amin, Panginoon, sinusuko po namin sa Inyo. Ipatawad Niyo po ang aming mga kasalanan. Bigyan Niyo po kami ng kalakasan at turuan Niyo kami, Lord, na sa Inyo lamang magtuon ang aming paningin. Teach us, Lord, to bring every thought captive to the name of Your Son, Jesus. And this is what we like to do. We like You, Father, to move within our midst, to accomplish Your holy purpose, to do Your will. And may You purify even our motives for being here today. Ano mang nakikita Niyo, Lord, na mga kagustuhan namin na hindi kanais-nais, Inyo, Panginoong, puksain sa liwanag ng Inyong kaluwalhatian. At kami na pasasakop ng lubos sa Inyo, asking You, do Your will in our midst. We praise You and thank You, Father, and we ask You to speak to us powerfully. In Jesus' mighty name. Secrets that Jesus loves. Ano po kaya ang mga lihim at mga sikreto na kanais-nais sa Panginoon? Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees in secret, who sees what is done in secret, will reward you. And may the Lord continue to bless us by giving us the key to understand His words. So we're going to talk about secrets that Jesus loves, and one of that is secret giving. Giving to the needy, very especially. So ano po yung tinuturo sa atin? Give to the needy without publicity. Publicity and human praise will be the reward, and it's all the reward that you will ever get. Because God will no longer reward and repay you when people already honor you. Kaya hindi dapat na ipinagmamalaki, ipinagyayabang, ipinamamalita ang mga pagbibigay natin, lalong-lalo sa mga nangangailangan. Sapagkat oras na tayo napuri na ng tao, naparangalan na ng tao, nabigyan pa ng plake, na ipagpagawa ng monumento, kung ano man yon, eh wala na tayong maaasahan pa na gantimpala mula sa Panginoon. Because God rewards openly good deeds that are done secretly. Yan po ang sinasabi ng ating binasa. At kung ididiin natin yung mga original words, eh talagang the reward is given openly to good deeds done secretly. Ano po yung rationale behind that principle? Because all good things come from the Father. Wala naman tayong production ng good things eh. Ang Panginoon ang nagbibigay, tinatanggap lang natin,
At kung tayo nakikinig sa kanyang tinig, ibinibigay natin doon sa pinagbibigyan niya, ipinadadaan lang sa atin, pero merong tunay na dapat puntahan, at kung hindi natin nilalabag ang kalooban ng Diyos, pinadadaloy natin yung pagpapala, inaabot natin sa tunay na dapat puntahan, ano ngayon ang kapuri-puri tungkol sa atin doon? Sabi nga ng matatanda, wala namang humahawak ng palayok na di nauulingan. Kaya kung tayo'y daanan man ang pagpapala tungo sa iba, siguradong meron na rin natira sa atin at meron na rin tayong napala, bagamat hindi lahat-lahat ay naging atin, pero tayo na rin yung unang nag-benefit doon. So hindi natin pwedeng sabihin na tayo'y giver, tayo'y mga taga-abot lamang. At napakabuti ng Panginoon na maging yung taga-abot, eh may natitira para sa Kanya, o sige bilang taga-abot, ito'y para sa iyo, ngayon yung iba, iabot mo na. Kaya hindi marapat na sobrang na itatanghal ang pag-aabot sapagkat ang Panginoon na aagawa ng kaluwalhatian. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So the Father is the real source. The Father is the real giver. Therefore, the so-called charitable people are just vessels, channels of blessings. Salamat at dinidinig nila ang tinig ng Panginoon, sinusunod nila yung bilin, pero ang tunay na dapat na itanghal ay yung pinanggalingan ng pagpapalang yon. When people unjustly receive the praise that should be given to God, then God is not honored. And when people keep themselves out of sight, when people get out of the way, God is honored. When recipients do not and cannot identify the channel of blessing, they inevitably look up to the source, who is none other than God. Kung biglang pagbukas nyo na inyong pinto sa isang umaga, ay may pagpapalang nandun na, hindi nyo alam kung sinong nagbigay, hindi nyo alam kung sinong pasasalamatan, natural, wala na kayong ibang pagpipilian pa at napapasalamatan tuloy natin na itataas ang pangalan ng Diyos. Kung minsan, sobra tayong nagiging beholden to the human instruments that God is taken out of the equation. Ano pa yung mga instances na muntik nang maagawan ang Panginoon ng kaluwalhatian pero mabuti na lamang at may nagtutuwid doon sa mga muntik ng mga magkamali? Halimbawa sa Revelations 22 verses 8 to 9, ito pong si John ay pinakitaan ng anghel ng mangyayari sa future, at anong ginawa ng John na ito doon sa anghel na nagpakita sa kanya? I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers the prophets and all who keep the words of this book. Worship God. Tama nga naman. Matapos maging usher yung anghel, ipinakita kay John yung mangyayari sa future. Ang ginawa ni John, pagkat he was in the presence of a heavenly being, ay nagpatira pa siya sa panan ng anghel para sambahin ng anghel. Sabi ng anghel, maghunos dili ka, tumayo-tayo ka dyan, tigilan mo yan, huwag mong ituloy. Sapagkat ako'y tulad mo lang, tulad din ng mga propeta, at tulad ng sino mang susunod sa mga nakasulat dito sa aklat na ito, na salita ng Panginoon. Ang gawin mo, sambahin mo ang Diyos lamang. Hindi tinanggap ng anghel yung papuri, hindi niya tinanggap yung pagsamba. At nakita niyo po na pati si John, na ngayon marami na rin sigurong nagdadasal kay John. No? Si John na ngayon ang patron. Siya na ngayon ang dinadasalan. Samantalang once upon a time, nagdadasal din siya doon sa anghel at itinuwid siya ng anghel. Sabi niya, ikaw, ako, ang mga propeta at sino man na susunod sa salita ng Diyos ay pare-pareho lang tayong lingkod ng Diyos. Walang dapat itataas kundi Diyos lamang. Ito pong si Peter, na ngayon dinadasalan na rin ng marami, once upon a time, meron ding nagtangkang lumuhod sa kanyang harapan. Sa Acts chapter 10, 25 to 26. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. So si Pedro, sinikap din na luhuran itong si Cornelius. Sapagkat ang pakiramdam ni Cornelius, banal na tao ito, lingkod ng Diyos, makaluhod. Sabi ng Pedro, tumayo tayo ka kapatid, nakakahiya sa Diyos ang ginagawa mo, tao lang ako. Pero ngayon, marami pa rin lumuluhod, hindi lang kay Pedro, kundi sa rebulto ni Pedro.
Kaya yung rebulto niyo, makakapagsalita, sabi, mahiyahiya ka, tumayo tayo ka dyan. At pakidurog-durog mo ako, sapagkat hindi ako dapat narito, pinagbabawal ito ng second commandment, at di ka dapat lumuhod sa akin, ipinagbabawal ng first commandment. Nakita niyo kung nabubuhay lang yung mga yan ngayon, sila mismo ang number one naaangal sa ginagawa ng maraming tao sa kanila. At ang Panginoong Jesus, minsang naglalakad, may isang babaeng pumapapel. Luke 11, 27 to 28. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So sabi natin isang babae nagmamagaling, pinagpala ang babae nagsilang sa iyo at nagpasuso sa iyo. At sinabi niya, ang tunay na pinagpala, yung nakakarinig ng salitang ito, nakikinig at sumusunod. Itinutuwid. Sapagkat kung sino-sino ang binibigyan ng honor ng mga tao, liban sa Diyos at sa salita na nanggaling mismo sa Diyos. Kung magbabasa lang ng Biblia ang ating mga kababayan, maraming mga kabaliwan ang dali-daling mapapanaw. Mga pagsamba kong kani-kanino, pagluhod kong kani-kanino, pagdarasal kong kani-kanino, ang binibigyan ng papuri kung sino-sino. Ang binibigyan ng pasalamat kung sino-sino. Ay salamat tumigil ang baha, bakit? Kasi nagdasal kami dito. Ay salamat tumigil ang bagyo. Ay salamat nagkaroon tayo ng mapayapang gobyerno. Ay salamat nagkaroon tayo ng ganito. Kanina nagpapasalamat, hindi sa Diyos, kung kani-kanino. Kaya di naman matapos-tapos ang mga pasanin na inihahampas sa atin ang langit sapagkat hindi tayo kumikilala sa tunay na dapat kilalanin. When God is honored, when truth operates, God blesses. Sapagkat ang karangalan ay para lang sa Diyos. Siya lang ang bagay tumanggap ng ganong mga bagay. Ngayon po, kailan ba maaaring halimbawang magbigay ka na nakikita ng iba? Kasi ang sinasabi natin, nagbibigay tayo na hindi ka tayo nakikita ng iba. Kailan kaya pwede na nagbibigay ka ng hindi nakikita ng iba? One is giving to the needy, to instruct, or to inspire, or to set an example. Halimbawa, nagbibigay kayo sa mga nangangailangan, nakikita ng inyong anak, nakikita ng mga bata, e di mabuting nakikita nila para nagkakaroon ng halimbawa. O nakikita tayo ng iba para naman tayo itularan, para makita rin nila, ma-inspire din sila, pero wala tayong mga iniisip to promote ourselves. But at the least, we allow our good deeds to be seen so that they may become good examples to others. And also, kumisa ang mga good deeds natin, ina-announce natin to promote order. Halimbawa, mga mag-donate kayo sa isang church, sa isang institution, hihingi kayo ng resibo. Hindi dahil gusto nyo mapalagay ang pangalan nyo sa resibo, hindi dahil gusto nyo purihin ang inyong sarili, kundi para magkaroon ng kaayusan. Baka naman yung pinag-abutan ninyo, hindi na makarating doon sa kaban yung dapat na makarating doon, kaya hihingi tayo ng resibo, hindi masama yun. And I urge Christians, whenever you give, lalong-lalo hindi kasabay ng collection o ng offering, individually, ibinibigay-bigay, huwag kayong abot ng abot kung kani-kanino. At dapat umihingi kayo ng receipt para mayroong kaayusan. Yung iba kasi sobrang polite. Teka po, igagawa ko kayo receipt. Huwag na, may tiwala naman ako sa'yo. Hindi naman yung pagtitiwala nyo o kawalan ng tiwala ang pinag-uusapan, kundi para may kaayusan. Kaya hindi rin natin itinatago. Yung ba may public offering, nagbibigay din tayo. Eh kasi public collection, alam naman isa-isang mag-abot, edi ang haba na ng istorya nun. So, to promote order, it's also not so bad, no? Not bad at all, na makita rin ang iba. And of course, it is not bad to be seen when there is no intention to glorify ourselves. Kaya sasabi sa 1 Samuel 16 verse 7, the Lord looks at the heart. Sa puso naman natin tumitingin ang Panginoon. So there are actions that have to be made public to set an example or to instruct. So what is good whenever it comes to giving? It's good whenever there's a giver and a recipient. It's good. But what is better? When the giver is unknown, it is better. And what is best? When even the recipient is unknown to the giver. Na nagbibigay tayo na hindi ka nagbibigay na alam na alam mo yung binigyan. Kaya tuloy kumisan, may superiority complex ka na rin. Nagde-demand ka na rin ng special treatment. Eh kasi binibigyan mo. Akala mo na rin kasi ikaw yung nagbibigay. Pero syempre, you don't throw naman your good things in the air at bahala na kung kanino mapunta yon. Hindi ganon. But sometimes there are institutions we can trust. Na ito po ang gusto kong itulong kung kaninong nangangailangan, kayong nakakaalam kung sino yon, kayo na
na ang magparating. Maski hindi ko na malaman kung sino yun. Pero kailangan siyempre na patunayan na ng institusyon na katiwa-tiwala naman na gawin ang ganung mga transaksyon. So, secret giving is honorable to God. What else? Matthew 6 verses 5 to 6. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And may I be emphatic, this is the Lord Jesus speaking. Pati po yung ating binasa kanina na tungkol sa secret giving. Ito yung tinatawag na beatitudes ng Panginoon. Yung kanyang mga sermon na galing yan mismo sa kanyang labi. So what other secret is loved by Jesus? Secret prayer. So do not pray for the sake of publicity. Do not pray for the sake of show. Those who are recognized, praised, and honored by people because of praying will get only that, human recognition. Wala nang hihigit pa ron, yun na. Pag napuri ka ng tao, uy siya madadasalin, uy siya ay banal. Naku, purihin ng Panginoon, napaka madasalin itong kapatid na ito. Eh, napuri ka na ng tao, wala ka na dapat antayin na papuri pa mula sa Panginoon. So what can we learn? Is to value private prayer. We should pray privately. To pray secretly. Those who pray secretly will be rewarded openly by God. Makikita ng tao na talagang nire-reward ka ng Panginoon, bine-bless ka. Hindi maitatago, hindi maikukubli. And what's the rationale behind this? People who pray publicly and openly usually get the credit. They usually get the honor. And then usually, people become dependent on them. Ay, naku, wala pa ang ating mga prayer warrior, paano na kaya tayo? Ay, naku, wala yung mga prayer leaders natin, paano na kaya tayo? Eh, bakit wala ba yung Diyos? Pag may isang taong gustong mag-pray, nandun naman ang Diyos na pe-prayan, edi kumpleto na ang mga pangangailangan. But sometimes, self-styled prayer leaders and prayer teams can make themselves look so indispensable that people now forget that there is God. That they feel that the whole activity is incomplete without these people leading a prayer. So ang mga nagiging hindi po maganda are people's dependence on prayer warriors, people's dependence on special prayer personalities. Naku, paano kaya ako gagaling? Wala si ganito na nagpe-pray for healing. Bakit wala ba ang Diyos? O wala ka bang kakayahan manalangin? Manalangin ka. Ang Diyos ang mahalaga. Pag may nananalangin at may pinapanalanginan na Diyos, kumpleto na yun. Kaya kuminsan, some people can make themselves look so important as if prayer would not be complete without them. Naaagaw ang kaluwalhatian ng Diyos. Lalong-lalo yung mga inaasahan natin, prayer for healing. Siyempre, you become emotionally dependent. Pagka may mga tao na, ito, nananalangin para ka gumaling. May mga palapat-lapat pa ng mga kamay, mga papunas-punas sa mga langis-langis at pakaway-kaway ng mga panyo-panyo, kung ano-ano na yung mga props. Alam natin yung itinuturo sa scripture na anointing of oil, hindi for its sacramental value. Hindi yung dahil in-anoint ka, may value yon at merong pampagaling yon. Yung context ng anoint the sick with oil is for its hygienic purpose and for its social purpose. Ibig sabihin, pabanguhan na yan, lotion na. Ibig sabihin, ikiklaim natin gagaling na, babango na yan at makikihalubilo sa atin. So anoint with oil. Hindi yung pinahiran mo ng oil, nagpagaling tuloy yung oil. Nagiging superstitious ang mga tao. Ay, paano tayo gagaling? Walang oil. Ay, paano tayo gagaling? Walang panyong puti. Ay, paano tayo gagaling? Walang palaspas. Paano tayo gagaling? Walang ganito. Anything that you place between you and God becomes an idol. Anyone that you place between you and God also become an idol. Kaya malinaw sa atin dapat yun. Even the Lord wanted His healing ministries to be kept secret. Ang nakakapagtaka, ang Panginoon, inililihim ang kanyang healing ministries, tapos meron namang mga tao na yun ay pinakakabunyag-bunyag at yan ang pinakakapromote-promote healing ministry. Baligtad. Sa Luke 8:56, isang batang babaeng namatay at binuhay muli ng Panginoon at matapos buhayin mula sa kamatayan, her parents were astonished, but He, meaning the Lord Jesus, ordered them not to tell anyone what had happened.
At sa Matthew 7:36, isa pong deaf and mute, isang bingi at pipi, ang pinagaling ng Panginoon. At pagkatapos anong utos niya? Jesus commanded them not to tell anyone. Ayaw ng Panginoon na ang mga tao pagkaguluhan siya dahil lang sa healing ng katawan. Gusto niya ang mga tao ay lumapit para isuko ang mga kasalanan, ihingi ng tawad at magkaroon ng bagong buhay. At manakanaka ang Panginoon ay nahahabag naman sa mga tao, pinapagaling na rin sila sa kanilang mga karamdaman, subalit hindi siya dumating sa lupa para magpagaling ng mga physical illnesses. Dumating siya para magturo tungkol sa kasalanan at ang mga tao ay gumaling sa kanilang spiritual illnesses. At bonus na lang kung yung physical illness ay mapasama sa pinagaling. Pero siyempre, kung tayo ay may nararamdaman, kung ang mga mahal natin sa buhay ay may nararamdaman, ay kuminsan ay pinadidimlan na rin tayo ng pag-iisip. Sometimes our reason is also clouded by very immediate needs, especially to alleviate pain, to the point that we give so much importance to physical healing when it is not the reason why Christ came to the world. So I came to call the sinners to repentance. Kaya mag-ingat-ingat din tayo sa mga ministry ng mga healing na wala namang mga repentance itinuturo. Dumating kayo lahat sa luneta at sa isang iglap gagaling kayo na hindi malamang tinuturoan ang espiritu na magsisi sa kasalanan, hindi tinuturoan magpasakop sa Diyos, ang inuuna, physical lang. Eh kung physical, gumaling ka. Tapos paglakad mo sa Mandaroon ay nasa gasaan ka ng jeep at namatay ka rin, nagpunta ka pa rin sa impyerno, eh di baliwala. Kaya importante, inuuna yung espiritu. The Lord never emphasized the healing aspect of that ministry. Dahil lamang case to case, papagalingin niya, nahahabag siya. Pero hindi siya nagkaroon ng healing crusade kahit kailan. Alas tres ng hapon, sa darating na Linggo, magkita-kita tayo sa mga sa Gethsemane at may healing crusade. Walang ganun. Bagamat healing is available to people in faith, pero hindi yun ang number one. Ipinalilihim nga ng Panginoon. So beware of persons who publicize too much the aspect of prayer and especially prayer for healing. That they place themselves nearly indispensable in the economy of God. Meron pang mga akala mo mga prayer franchise holders. Nangyayari kahit sa ating bansa. There was once when there was a group who wanted to lead a big prayer rally. No? At merong tumutol ng grupo, sabi, prayer yan, dapat kami. Kasi kami ang kilala na prayer ministry. Bakit kayo? At kutakot-takot na sigalot ang nangyari on national level, ha? Mga kapatid, kung sino ang dapat manguna sa prayer. Nakakahiya. Kasi walang may franchise sa prayer, ang lahat ng anak ng Diyos ay maaari manalangin at dapat manalangin. Hindi masyadong ini-specialize ng ganyang mga bagay na yung mga iba hindi na nagpe-pray kasi meron namang prayer warrior na nagpe-pray eh. Everybody should be prayerful. So, kailangan nakikita po yung even our secret prayer. Importante yung public prayer kung ito ay talagang collective prayer, nakikita ang ating unity, pero hindi yun ang lahat-lahat. Napakahalaga rin po ng personal secret prayer na kayo lang at ang Diyos ang nag-uusap. It is important. At ano pa po ang gusto ng Panginoon ng mga lihim sa ating buhay? Matthew 6, 16 to 18. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head. Ito na naman yung anoint people with oil. Hindi ito for healing, kundi parang pabango, pampapresko. It is really for hygiene and for social use. When you fast, put oil on your head and wash your face so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So ano pong mahalaga, the secret that Jesus loves? Secret fasting. Fasting should not be announced through physical display. Huy, bakit ganyan ang mukha mo? Humpak na humpak ang pisngi mo. Nagfa-fast kasi ako eh. Sacrifice should not be announced through any hint. Na, alam mo, hindi na kami kakain ngayon eh. Nag-iisip nga kami ng lunch ngayon eh. Bakit? Eh kasi ipapadala namin sa charity ang aming ano eh, pang lunch. Huwag na kayo maingay. Huwag nang ipagmakaingay pa. Self-denial and sacrifice, works of piety,
should not be leaked, should not be suggested or hinted, should not be publicized for self-glorification. Mahalaga yung privately. Ang Panginoon lang nakakakita. Being praised by people when you fast or sacrifice is all the reward that show-offs will get. Wala nang iba. Kaya dapat po tayong mga anak ng Diyos na nagpapahalaga na tayo ay makabigay ng kaluguran sa Diyos, na ang Panginoon ay matuwa sa atin. Pinakakalihim-lihim natin ang mga ginagawa nating mabuti, pinakakalihim-lihim natin ating mga sakripisyo, hindi natin binubunyag-bunyag, sapagkat oras na ikaw ay itinanghal na ng tao, yun na ang premyo mo, wala nang iba. At hindi lang premyo, kundi baka na-offend pa ang Panginoon kasi naagawan mo siya ng kaluwalhatian. Pious acts done secretly are openly rewarded by God. Hindi yung magbibigay ka ng donation at cheque kasi yung laki ng blackboard. Para kitang-kita ng camera, malaki pa sa tao, no? Para maluwalhati ka. Hindi naman charity yan eh. Bigay po ng kumpanya, nakacharge sa advertising fund nila yan. Hindi yan talaga ibinigay. Yan ay advertising. Kasi habang inaabot, yun naman pobreng umaabot, malaki pa sa kanya yung litrato ng cheque. Actually, tingnan nyo kung saan nakacharge sa advertising. Hindi nagbigay, nag-invest. Fasting or giving must be done in secret. And fasting persons and fasting societies get praise. They get the praise. Sa kanila nagkakaroon ng sobrang utang na loob yung mga tao. Nawawala ang Diyos sa equation. Kaya naman, nawawala ng kabuluhan. Tatlong mga secrets that Jesus loves. Secret prayer, secret giving, secret fasting. Ano po ang context ng pagtuturo ng Panginoon nito? The Lord was reacting to and correcting and balancing the religious orientation of His time, of the people of His time. The people have become too public and showy. They have become performers. Religion has become a show. And people have become pleasers of men. There was too much emphasis to public and outward religiosity. Puro na lang pang outward. Ano ang isusuot ng mga pare? Ilang buhol ang mga borlas ng kanilang mga suot? Gaano kahaba ba ang kanilang mga balbas-balbas at kung ano-ano? Ano ba ang kulay dapat ng ganito? Puro na lang panglabas ang naging mahalaga. Kailan tatayo? Kailan uupo? Kailan luluhod? Nagiging ritual ang pananampalataya. Kahit na magmemorya ka ng panalangin, bigkasin mo ng bigkasin ang hindi mo naman naiintindihan at dinidibdib, panglabas. At ito po ang gustong ituwid ng Panginoon. Nag-focus lang nga siya sa fasting, sa prayer, at sa giving, pero pwede natin itong palawakin sa lahat ng larangan ng ating pananampalataya na hindi lang yung nakikita ng kapwa ang mahalaga, kundi kung ano yung nangyayari sa ating kalooban, kung ano yung private. Tulad ng binanggit sa nauna nating mensahe, hindi lang good manners ang hinahanap sa atin ng Diyos na nakangiti ka pero naiinis ka sa iyong kapwa, nakangiti ka. At least nakangiti ka, may good manners ka. But spirituality is beyond good manners. Dapat nakangiti ka pero hindi ka naman galit sa loob, kundi nakangiti ka sa labas at sa loob ay nakangiti ka rin kahit talagang tunay siyang nakakainis kasi tayo ay nagbago na, marunong tayo magpatawad, marunong tayo magpasensya. So nakangiti ka sa labas pero hindi lang etiquette, kundi yun ang tunay mong niloloob. Mahalaga na nag-aagree yung nasa loob at nasa labas. Kasi pag hindi nag-aagree yung nasa loob at nasa labas, nagkakaroon tayong sakit. Nagpapanggap ka. Sobra ang stress ng iyong buhay. Ngayon ang sasabihin niya, hindi na ako magpapanggap, talagang kakalmutin ko na yung kinakainisan ko. Hindi naman. First step yung nagtitimpi ka, panglabas, mukha kang maayos at payapa, maganda. Pero lagyan niya ng counterpart sa loob. Ibig sabihin, nagbagong loob na tayo, naghunos dili. Kaya yung tunay na pinanggagalingan ng ngiting yun, isang pusong nakangiti rin doon sa loob. Pagbabago sa kalooban. Kadalasan ang ginagawa ng maraming Kristiyano is nothing but just good manners. Kumusta ka kapatid? Nagkakamayan pa rin anino nila, nagsusuntukan. Hindi sapat yun, bagamat at least hindi tunay na nagsuntukan physically.
Pero pag nagsusuntukan kayo spiritually, kahit physically, nagkakamayan kayo, ang nakikita ng langit ay yung parehong yun at ang mahalaga, yung spiritual reality. Because God looks at the heart. So it is not enough that we are cordial. It is not enough that we are polite. But we must always surrender ourselves to the work of the Holy Spirit so that inwardly, we have really become kind and good and gracious and forgiving. That it is really what is depicted outside, yung totoong nangyayari sa ating kalooban. Ang mahalaga po, tulad ng sinasabi sa 1 Peter 3:3-4, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Now, before you get 1 Peter wrongly, hindi niya sinasabing huwag kayo magsuklay. Hindi niya sinasabing huwag kayo magsuot ng magagarang mga kagamitan o kahit ng mga alahas, lalo't malinis naman ang pinanggalingan. Hindi po yun. Ang sinasabi, hindi sapat na maganda ang nasa loob, labas, tapos pangit ang nasa loob. Kailangan unahin nyo yung nasa loob. Pero hindi naman sinasabing kung maganda ang yung kalooban, hindi baling pangit na yung nasa labas. Hindi yan, kasi people treated this as extreme eh. Minamaliit na nila yung mga nag-aayos, nagpupustura. Hindi yun masama, lalo't galing naman sa mabuti yung isinusuot nyo sa inyong katawan. Ang point, hindi yun ang mahalaga kung sa kalooban naman ay napakapangit. Ngayon, maganda ka na sa loob at sa labas pa, di glory to God, salamat, because God is a God of beauty. So in giving, what matters is what, it is not what is openly given, but what is secretly withheld. Di po ba pinag-uusapan nga natin, hindi lang yung nakikita sa labas ang mahalaga, kundi yung nasa loob? Kaya kahit naman sa giving, hindi lang din yung nakikita sa labas ang mahalaga, kundi yung nasa loob. Not only what is openly given, but also what is secretly withheld. So Mark 12:42-44. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. So sa collection box noong temple. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, the poor widow has put more into the treasury than all the others. Paano nangyari yun? Dadalawang kusing lang yung hinulog niya, yung iba ang lalakas, bagsakan. Nung nagbagsak yung mga mayayaman, blag, 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 siguro yung magbarayan nila. Itong babae naman, sabi, tik. Kasi ang liit-liit nung coin hinulog. Pero sabi nila, pinakamaraming hinulog yan. Paano po nangyari? Sabi niya sa verse 44, they gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. So hindi lang pala mahalaga yung publicly nakikita na binibigay natin na amount, kundi yung privately, yung pang natira, yung pala ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi naman pinigil ng Lord yung babaeng kawawa ka naman babae, exempted ka na, mahirap ka naman, huwag ka na magbigay. Hindi, hindi pinigil. Yung bakit hindi pinigil? Kasi alam naman ng Panginoon, yung binibigay natin, minumultiply niya. So habang binibigay tayo, hindi niya tayo pinipigil para siya may mamultiply. Hindi katulad ng attitude ng maraming kapwa natin, mahirap. Mahirap naman kami, kayo na lang ang taya. Merong need yung church, yun na lang mayayaman pamilya ang magbigay. Kami na lang dito ang taga-upo, sila magbigay ng silya. Merong mga handaan, meron tayong magdadala ng kanikanya mga dala. Mahirap naman kami, hindi na kami magdadala, kayo na lang mayaman. Kaya tuloy lang yung mayaman kasi nagbibigay sila, namumultiply ng Diyos. Yun naman mga makukunat, ayaw magbigay, ayan, anong mumultiply ng Panginoon? Di wala. Kung bakit meron tayong mentality, mayaman ka naman, kaya bigyan mo ako. Mga empleyado, mayaman na yung may-ari natin, nakawa na lang natin siya. Mayaman naman siya. Yung, ikaw ba nagpayaman? Kung hindi ka naman katulong nagpunta ng kayamanan, bakit kasama ka ngayon kumukot-kot nun at gusto mong kumuha rin? Yung ito pong mentality na ito kailangan maiba. Na hindi ko mo mahirap ako, pananagutan ako ng lahat. Minsan makikita mo sa TV, yung mga nagtirahan sa mga gilid ng ilog na hindi naman pinapatira doon, nagtirahan doon. Nung may baha, ililikas tuloy ng gobyerno, ililikas ng libre, isasara ang mga eskwelahan natin para itira sila ng libre, papakainin ng libre, nagagalit pa sa TV, ang tagal-tagal, wala pa yung relief sa amin. Nagbabayad ba kayo ng boys? Ang lakas ng loob yung humingi ng relief goods. Diba? Yung mentality ng ating maraming kababayan, mahirap ako, meron ka, therefore, sasandal ako sa'yo. Hindi ako mag-iipon, pag namatay ako, itutumba ko sa iyong bangkay ko, problema mong bumili ng ataol para sa akin.
Di ba? Hindi ko isipin na magkakasakit ako. Pag nagkasakit ako, bigyan mo ako, meron ka kasi. This kind of mentality must be corrected. We should deserve before we desire. Kaya nakita niyo po yung babae, kahit mahirap siya at inilagay niya yung kalahat-lahat, hindi siya pinigil ni Lord kasi alam niya wala namang lugi sa nagbibigay sa Panginoon eh. Yung mauutak pa nga dyan ang lalo ng nagkakandagipit-gipit kasi pati man naman Panginoon uutakan pa. So, yung babae nagbigay, nakita ng lahat yon. Yung mga maraming pera, nagbigay din, nakita ng lahat. Pero ano niya kita ng Panginoon? Yung natira matapos nagbigay yung lahat. Sabi niya, yung mga maraming hinulog, eh higit lalong marami pa sa bahay yan. I'm not impressed. Konti lang hinulog yan. Ang dami po. Konti compared sa natira. Eh itong babaeng ko, ang daming hinulog. Ang liit nga po eh. Ang dami kasi wala nang natira. So nakita niyo, tinitingnan ng Panginoon, yung private, yung secret, yung nakalihim sa mata ng mga tao. Christ was emphasizing the importance of inner, quiet, and personal spirituality. Ano po ang ating buhay? Kumusta naman? Is our open religiosity matched by and grounded on and energized by our inner spirituality? Ang pag-worship niyo po ba, kasabay tayong lahat, e merong katumbas na private worship niyo? Sa inyong silid, sa inyong bahay, sa ilalim ng puno, kung saan man na, kayo lang ng Diyos sa nag-uusap, nag-worship kayo. Ang atin pong public prayer na tayo, lahat ay yumuko, ipikit ang mata at magdasal at sabay-sabay naman tayo, meron po ba kayong panalangin na private lang? Kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Mahalaga yun. Ang ating mga ginagawang mga kabutihan sa panglabas, naroon ba't may katumbas doon sa loob? These are the secrets that Jesus loves. Giving, praying, fasting, or sacrificing. God looks at the heart. God looks at what's inside. And God looks at what is secret. So let us use our energy not in hiding what we are, but in becoming what we should be. Dapat tayo po mga anak ng Diyos maging totoo sa loob. Sapagkat ang spiritualidad natin ay hindi isang palabas, hindi siya show business, dapat ito po ay spiritual, totoo sa loob. Let us continue to nourish our spiritual and private spirituality. Mahalaga na nagtitipon-tipon tayo, nakikita-kita, maraming group activities. Kasing halaga rin po nun, private spirituality, private prayer, private devotion, private reading of God's Word, private worship. Napaka-importante sa ating paglagong espiritual. Ama naming Diyos, tunay nga you are God of balance. Hindi lang panglabas ang mahalaga sa inyo, kundi yung pangloob din. Higit pang ang mahalaga. Pakisuri niyo po kami, Panginoon, kung tunay nga magkatugma ang panglabas na aming buhay at pangloob. Sa pakikitungo namin sa kapwa, yung bang nakikitang ngiti sa aming labi ay may katumbas ng ngiti sa loob ng aming puso. Yung bang aming mga pagsamba sa iyo, pag marami kaming kasabay, ganun nga kaming sumamba sa iyo kung tayo'y napag-iisa lang, Panginoon. Ipakita mo po sa amin, Panginoon, that deep spirituality is private. It's between you and us, privately, secretly. Ano po bang mga lihim na buhay ng mga kapatirang nakaharap sa inyo ngayon? Anong mga kabutihan at mga kabanalan ang nakikita sa labas, Panginoon, subalit ano namang mga karumihan ang nasa loob na tanging kayo ang nakakakita? Siyasatin niyo po kami. Inihahayag namin sa iyo ang aming puso. Napahihi po kami, Panginoon, humihingi ng kagalingan. At sa sino mang mga kasama namin ngayon na may mga lihim na buhay, mga lihim na bahagi ng buhay, nawa, Panginoon, ang mga lihim na ito. Tapunan mo ng iyong liwanag. Sunugin mo ng apoy ng iyong kapangyarihan. Mga lihim na masasama at di tama. Mga lihim na nakahihiya. Mga lihim, Panginoong, iniingat-ingatan. Lampas-lampas ang tingin mo sa amin, Panginoon. Wala kaming maitago sa iyo ni ang aming iisipin pa lang ay alam niyo na. Doon kayo mag-minister sa amin, Panginoon. Makita mo na wang doon kami lubos na napapasakop sa inyo, doon sa private life, sa private thoughts,
sa aming private moments. Nais namin kayong sambahin, kasama man o hindi ang mga kapatiran. Nais namin maging matuwid, may nakatingin mang kapwa-tao o wala. Sapagkat unang-una, nais namin maging matuwid sa inyong paningin. Wala kaming bundok na maaring akyatin, wala mga libis kaming maaring puntahan, walang mga malalalim na dagat na maaari kaming sisirin na wala kayo doon. Kaya wala rin kaming mapupunta at makapaggagawa ng kasalanan, di ninyo alam. Panginoon, nawa, kumilos ang Espiritu niyo sa aming buhay. Ipakita niyo sa amin ang kalagayan ng aming private worship, ng aming private spirituality, yung kayo lang ang nakakakita. At nawa, doon pa lang, maging kalugod-lugod sa inyo. Ipatawad mo, Panginoon, sa amin ang mga bahagi ng aming pamumuhay na di ka nais-nais, bagamat lihim. Hindi bagay sa iyong mga anak kami mga iniingatang mga madidilim na lihim, sapagkat kami mga anak ng kaliwanagan. And if we walk in the light, as you are in the light, we have fellowship with you and with the brethren. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan nung totoo, noong panloob, noong pangsarilinan lamang natin. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng pagkilos niya. Kung meron sa ating mga nagtitigas-tigasan ng puso, may mga lihim na compartment ang buhay natin, mga lihim na mga relasyon, lihim na mga gawain, lihim na mga hangarin, hindi ka nais-nais sa Diyos, isuko lahat ito. Hindi naghahabol ang Diyos ng panglabas na relihiyon. Ang hinahanap niya, personal na kabanalan. Hayaan ang Espiritu ng Diyos. Humipo sa ating lahat. Kahit sa palagay natin tayo'y tama at matuwid, walang tunay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Patuloy tayo magsuko. May the Spirit of the Lord search our inmost being. And may we find refinement through the fire of the Holy Spirit. Let's be alone with the Lord for a while.